Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Muli, welcome po sa ating FBC Online Sunday School. At nga pala, welcome po sa panibagong bahagi ng ating pag-aaral. Tayo ngayon ay nasa FBC 103 na, o yung tinatawag na Believers Class. At kung ikaw po ay magre-request ng ating soft copy para sa ating lesson ngayon, huwag lang po mahiya, mag-message lang po sa akin, PM lang po sa aking messenger. Andyan po sa baba yung link. Yan, ang ating pag-aaralan po sa ngayon ay ito pong lesson number 1 sa FBC 103. Pag-aaralan natin yung Holy Bible, the Word of God. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito at muli kaming dadako sa pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pangunawa at wisdom sa aming pong pag-aaralan sa ngayon na ito po, Lord, ay mai-apply po namin sa aming pamumuhay. At may bahagi din namin ito sa ibang tao. At muli, Panginoon, bigyan niyo po kami ng maayos na connection sa aming pakikinig ngayon. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Yan. So pag-aaralan po natin ang tungkol sa salita ng Diyos. At ang sabi po ng ating lesson, the Bible claims divine authorship. Kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, inaangkin po nito o tinuturo ng banal na kasulatan na ang author po ng Bible ay walang iba kung hindi ang Diyos. Bagamat ang Biblia po no ay sinulat ng approximately 40 human writers, pero mismong ang salita ng Diyos ay nagki-claim bagamat maraming writer, pero isa lang po ang author. Yan po ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi ng salita ng Diyos, all, tingnan niyo po yan ha, all scripture is given by inspiration of God. Yung salita pong inspiration of God, kung titingnan po natin no sa pinaka-original na salita, alam po natin ang Bible sa Old Testament, majority po ay sinulat sa Hebrew, sa original, at ang New Testament naman ay majority ay sinulat po sa Koine Greek. Meron po mga ilang bahagi ng Aramaic, pero yung talata po dito na inspiration of God, sa Griego po yan ay Theopneustos, o literally means ito po yung tinatawag na hininga ng Diyos or God's breath. Kaya ang Biblia po, no, kiniklaim nito na ang bawat salita, no, ang bawat kasulatan, ito pala ay galing or hininga ng Diyos. Kaya bagamat ito po ay sinulat ng iba't ibang mga writers, gaya nga ng sabi ko, mga approximately 40 human writers, ay isa lang palang pinaka-divine author po nito, yan ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. Kaya nga sinasabi natin na ang Biblia, ito po ay salita ng Diyos. May mga iba po kasing paniniwala na sinasabi nila na ang Biblia ay naglalaman or contains the Word of God. Pero by understanding ang 2 Timothy 3:16, hindi lang po naglalaman ng salita ng Diyos, kundi ang Biblia mismo ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang may akda, ang pinaka-author, ang pinanggalingan ng information ay walang iba kung hindi galing sa Diyos at ito po ay kanyang in-inspire niya or he inspired ito pong mga writers na ito mula po dun sa pinaka-first writer na si Moses hanggang sa pinaka-last writer ng Bible na si John na nagsulat po ng Book of Revelation. So meron tayong mga ilang pag-aaral tungkol po sa salita ng Diyos. Una po, makikita natin, Bible, it's errancy. Pag sinabi nating inerrancy or inerrant, it means perfect and without error. Dahil nga ang Biblia ay salita ng Diyos, kiniklaim din po ng kasulatan na ang Bible mismo, ang Word of God, ay wala pong pagkakamali. Tignan nga po natin ang ilan sa mga talata tungkol po dito. Makikita natin sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Tingnan niyo po ang nakalagay dito. Knowing this first that no prophecy of the scripture, no, yung scripture handwritten copy is of any private interpretation. Hindi po galing ito sa sariling interpretasyon ng mga sumulat, kundi ano sabi diyan verse 21, for the prophecy came not
in all time by the will of man. Hindi daw ito kalooban ng tao, but holy men of God. So may ginamit ang Diyos na mga holy men of God. Anong ginawa na itong mga holy men of God na to? Spake as they were moved by the Holy Ghost. So dito sinasabi ng salita ng Diyos na ang mga holy men na ito ay nangaral sila o nagsalita sila hindi daw po sa sarili nilang kalooban, kundi sila ay naudyukan, move, supernaturally controlled by the Holy Ghost. Kaya talagang makikita natin, walang pagkakamali ang Biblia, bagamat iba't ibang tao ang sumulat nito, kaya nga hindi nakakapagtaka, na walang contradiction ang Biblia. Bagamat may mga nagko-contradict, no, sa mga tao, no, sa mga iba't ibang nag-i-interpret. Kaya nga dami-daming mga religion. Pero yung Bible itself, hindi po siya nagko-contradict. Lalo pag ito ay interpret mo sa tamang interpretation, hindi po nagko-contradict ang Bible. Kasi nga, bagamat marami ang sumulat, pero merong iba't ibang author, merong isang author lamang, at meron pong divine author, at yan po ay walang iba kung hindi ang God. Kung magiging specific tayo, sinasabi ng 2 Peter 1:21, yan po yung banal na Espiritu, the Holy Ghost. Siya po yung nag-control sa mga writers na ito. Nung sinulat nila ang banal na kasulatan, ay hindi po sila nagkamali kasi hindi nila yun salita. Yun ay salita ng Diyos. Kaya nga po inerrant ang salita ng Diyos. Another verse pa, Psalm 19. Alam nyo po, sa Book of Psalm, no, meron pong mga iba't ibang title na ginamit po sa salita ng Diyos. At isa po sa mapapansin natin, yung salitang law of the Lord, o kaya minsan mapapansin nyo rin yung testimony of the Lord. Lahat pong yan ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Tingnan nyo po, nakalagay dito, the law of the Lord is perfect. Kaya wala po talagang pagkakamali ang salita ng Diyos dahil ito po ay perpekto. Kasi ang author nito, ang may-ari ng salita ay perfect. Kaya ang kanyang salita ay perfect din. Ganyan po ka ganda, kaayos ang atin pong Biblia, ang salita ng Diyos. Ano pa po? Sabi ng John chapter 17 verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ang salita mo ay katotohanan. So wala po lang, walang kasinungalingan sa salita ng Diyos. Ito po ay sigurado, totoo, maaasahan at 0% na kasinungalingan ang sinasabi po patungkol sa salita ng Diyos. Kaya pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos o nakikinig tayo ng pangangaral mula sa salita ng Diyos, yan po ay katotohanan dahil yan po ay salita ng ating Panginoon. Kaya nga una po, isa sa kailangan nating maintindihan, wala pong pagkakamali, without error in the recording of the scriptures. So yung mga naisulat po sa Biblia na mga kwento, wala po ritong pagkakamali, ito po'y totoo. Kaya nga yung kwento po, halimbawa kay Adan at kay Eva at yung may nagsasalitang serpent, bagamat hindi yan pinaniniwalaan ng iba, pero yan po ay totoo dahil yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Pati po yung account na kung saan ay nagkaroon po ng tinatawag na universal flood nung panahon ni Noah, yan din po ay totoo. At ano pa po, yung pagtawid nila Moses doon po sa dagat na pula, eh yan din po ay totoo, no? Wala pong error, wala pong pagkakamali dyan dahil yan ay salita ng Diyos at nangyari talaga yan nung unang panahon. Bagamat yung mga tao sa atin sa ngayon, ang lakas nilang sabihin, ang lakas ng loob nila na sabihin na hindi raw yan totoo, wala naman po sila nung panahon na yun, hindi naman po nila nakita yung account na yan. Pero bakit tayo nagtitiwala na totoo yan? Dahil sinabi po ng Diyos. Sinabi ng kanyang salita at ang Diyos po natin, imposible sa kanyang magsinungaling. Kaya ang salita niya ay imposible rin po na magsinungaling. Kaya nga ang Bible, the more na ito ay pinag-aaralan, the more na di-discover ng mga nag-aaral sa history na yung mga account na nakasulat sa Bible, eh talagang totoong nangyari. Kaya nga, di ba, merong tayong mababasa ng mga archaeologists na nag-attempt na ang Biblia ay
pasinungalingan, no? Hanapan ng pagkakamali. Pero alam nyo, mayroong mga iba na na-convert sa pananampalatayang Kristyanismo dahil the more na pinag-aralan nila ang arkeolohiya, the more nila nakita na talagang totoo pala ang Biblia. Merong mga evidence outside the Bible na talagang nagpapatunay na ang Biblia ay totoo. Scientifically, ang Biblia po, archaeologically, eh talagang napapatunayan. Habang tumatagal, marami na pong nag-attempt na ito ay i-discredit, sirain, pero hanggang ngayon ay wala pong ano po niya, no? Kumbaga, nagiging matagumpay na talagang sirain, wasakin, at i-discredit ang credibility ng salita ng Diyos. Ano pa po? Wala rin pong pagkakamali, no? Without error in the teaching of the Bible. Kaya nga, makikita natin, no? Marami pong mga tinuturo ang Bible na labag sa ating kalikasan. Pero hindi po nagkamali ang Bible pagdating po dyan. Halimbawa na lang po, no, yung love your enemy sa Matthew 5:44. Bagamat yung ating kalikasan, ayaw po niyan. Ang ating kalikasan ay tinuturo, we have to hate our enemies. Pero dahil sinabi ng Bible yan, totoo po yan. Sinabi rin ng Bible na vengeance is mine, no? Vengeance is mine, I will repay. Ang gusto lang kasi nating part ng scripture, yung una lang na vengeance is mine. Pero sabi po ng Romans 12, no, na vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So ang pagiganti ay sa kanya. Ang tanong, mali po ba yung aral na yan? Tama po yan dahil yan ay salita ng Diyos. Kaya nga pagdating din sa mag-asawa, no, pag sinabi ng Ephesians 5:22 na wives, submit yourselves unto your own husbands, eh totoo po yan. Mga kapatid, hindi po nagbabago yan. Kahit na ang husband, mababa lang ang pinag-aralan, kahit na yung husband ay hindi kasing talino ng babae, still ang design ng Diyos, ang babae ay magpapasakop sa lalaki. But at the same time, tingnan nyo po ang sinasabi ng Ephesians 5:25 na husband, love your wives. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo. Love your wives unconditionally. Yan po yung sinasabi ng talata po dyan. Na kahit po yung misis ay may mga errors sa ugali, merong tumataba na yung physical na katawan, still, bilang mga asawang lalaki, mahalin po natin ang ating mga asawang babae. At yan po ang design ng Diyos sa kanyang salita. Wala pong pagkakamali dyan. Kaya ang alam nyo po yung ating society, nagkakagulo-gulo, kasi pinipilit nating baguhin ang disenyo, ang katuruan ng kasulatan. Pero makikita nyo po, historically speaking, na pag ang mga tao ay sumusunod sa salita ng Diyos, eh nagkakaroon po ng pagpapala. Kaya nga po, the best pa rin na sundin natin ang sinasabi ng Bible. Hindi po yung salita ng Diyos ang mag-a-adjust sa atin. Tayo po ang mag-a-adjust sa sinasabi ng Bible. At gaya ng sinabi ko kanina, marami po talagang tinuturo ang Biblia na hindi po sinasang-ayunan ng ating kalikasan. Pero again, tayo ang mag-a-adjust dahil pag tumunod tayo sa salita ng Diyos, may pagpapala. Pag sumuway tayo sa salita ng Diyos, meron pong pagpapalo. Next po, makikita natin, number two, Bible. Its sufficiency. Ibig sabihin po niyan, sufficient, sapat. Kaya nga po ang Biblia, ito yung ating sole authority when it comes to our faith and practices. So mga kaibigan at mga kapatid, makikita ho natin na ang Bible e sapat na, sole, nag-iisa lamang, natatanging otoridad pagdating sa ating pananampalataya at sa atin pong mga o sa atin pong pamumuhay. So tingnan po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po sa 2 Timothy mula po sa verse 15 hanggang 17. Tingnan niyo po sabi rito. And that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Kinakausap po ni Pablo si Timoteo at nalaman ni Timoteo ang kaligtasan sa pamamagitan ng scriptures, holy scriptures, salita ng Diyos. So nalaman niya ang kaligtasan, na ang kaligtasan ay pananampalataya sa atin pong Panginoong Hesukristo. Next po. Sabi rito, balikan natin yung verse kanina sa 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Balikan po natin maya-maya yung mga salita po na yan. Pero pansinin nyo yung number 17, that the man of God may be perfect,
truly furnished unto all good works. Pansinin niyo po yung salitang perfect. Again, ang salita pong perfect po dito, may kinalaman niya doon sa susunod na statement, truly furnished unto all good works. It means complete. Ang salita po ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, ito'y kompleto na para yung mga dapat sundin, mga dapat gawin, eh nasa Biblia na. No? Parang kumbaga sa mag-iimpake, nung pupunta ka sa isang paglalakbay, sa daladala mong bag, yung mga basic na yung kailangan, na mga importanteng kailangan, eh nandoon na sa iyong maleta. Same din po sa atin. Sa ating paglalakbay sa mundong ito, ang Biblia po ay kumpleto na. Nandiyan na po lahat ang ating mga basic na pangangailangan. Kaya nga kung ang salita ng Diyos ay magiging ganap tayo o magiging perfect tayo na masusundan natin o malalaman natin ang kumpletong kalooban ng Diyos, ang tanong, kailangan pa ba natin ng iba pang authority? Wala na po, hindi na natin kinakailangan. Kaya nga po dyan natin nakuha ang paniniwala ng sola scriptura. Scriptures alone yung ating authority pagdating sa ating pananampalataya at pamumuhay. Kaya nga pag ang isang mangangaral ay nagturo ng wala sa Biblia or taliwas sa Biblia, then ire-reject po natin yun. Kung meron mang aklat na ang kanyang katuruan ay contradiction sa Bible, then ire-reject natin yun at tatanggapin natin ang sinasabi ng Bible. Kahit na scholar pa ang nagsasabi po niyan. Na ang scholar, halimbawa may tinuro si scholar A, si scholar B na contradiction sa Bible, then we have to follow the Bible. Kasi ito ang ating pinaka-authority when it comes to our faith and practices. Kaya nga even ang mga pastors, mga mangangaral na ating pinapakinggan, kailangan subukin natin sila, itest po natin sila from the Bible. Ganyan po ka sufficient ang Bible. Enough na. Wala na tayong kakailanganin pang iba. Kaya nga napaka-serious po ng Diyos pagdating sa Biblia. Tingnan nyo po, oh, sinasabi ng Revelation 22:18-19, "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book." Yan, tumutukoy po yan sa aklat ng Revelation, pero huwag nyong kalilimutan na para maintindihan nyo ang book of Revelation, alam nyo ba, kahit papaano dapat may basic understanding kayo sa mga ibang aklat ng Bible, from Genesis to the book of Jude. Kaya nga mai-apply natin to sa kabuuan ng Bible. If any man shall add, tingnan nyo po, ah, bawal magdagdag, unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. So ganun kaseryoso ang salita ng Diyos na bawal dagdagan ang kanyang salita. Next po, verse 19. "And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book." Ganun po ka-serious ang Bible. Bawal dagdagan ang salita. Bawal bawasan. Talagang kasumpa-sumpa pag ang isang tao deliberately dinagdagan niya ang salita ng Diyos o kaya binawasan niya ito, yan po ay isang napakalaking krimen, napakalaking sumpa in the sight of God. So balikan po natin na ang Biblia ay sufisyente. No, sabi nga dyan, the Bible is profitable. Ano po? Una, for doctrine. Pag sinabi nating doctrine, what is right, mga kaibigan at mga kapatid? Kaya nga tayo naniniwala, kumpleto na yung doktrina, yung tamang aral, ang katotohanan sa Biblia. Ano pa po? For reproof, what is wrong? So yung mga kamalian, tinuturo din po ng Bible. Tinuturo ng Bible kung ano yung tamang aral. Tinuturo din naman ng Bible kung ano yung mga mali. Kaya nga may mababasa tayo sa Biblia, thou shalt not. Huwag mong gagawin. Yan po yan. Next po ay for correction. Nakita natin kanina sa 2 Timothy 3:16. How to get right? Paano tayong maging tama sa ating pamumuhay? Nasa Biblia din po yan. At hindi lang yan, for instruction in righteousness. Anong ibig sabihin niyan? How to stay, manatili ka sa katotohanan sa tamang pamumuhay. Kaya nga, itong apat na ito, no, doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness, lahat po yan e kumpletong nasa Bible na para tayo ay maging perfect, para tayo ay truly furnished unto all good works. Malaman natin ang kumpletong kalooban ng Diyos
mula po sa Biblia. Kaya we believe that the Bible is our sole authority when it comes to our faith and our practices, mga kaibigan at mga kapatid. Tinatanggal natin ang mga tradisyon na hindi po sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Kaya po, Bible lang talaga ang ating authority. Number three po, Bible, its permanency. Ang Bible po ay kumpleto, no? Or I mean, ang Bible ay permanent. It will last and endure forever. Ito po'y mananatili, permanent. Hindi na ito mawawala. Tingnan po natin. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 35. Tingnan niyo ang lupit ng salita ng Diyos. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. No, kahit ang langit pwedeng mawala, yung first heaven, no, even yung second heaven, pero yung salita, pati yung earth, alam niyo sa Bible, mawawala din po later on itong mundo natin, itong ating planeta, pero itong malupit shall pass away, but my words, tandaan niyo po ha, words ang ginamit, hindi lang meaning, kundi words shall not pass away. Ganyan po katindi ang salita ng Diyos. Kaya nga, kahit pigilan ito, mananatili po ang salita ng Diyos. Next, ano po sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 25? But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. It will endure, mamamalagi, magpakailanman. Ganyan po katindi ang salita ng Diyos. Kaya nga mababasa natin kung pag-aaralan nyo po sa history. Number one, ang salita po ng Diyos, ito po ay pinigilan. No, in spite of political persecutions, pinigilan po, permanent ang Bible, indestructible ang Bible in spite of political persecutions. Dumaan po ang Biblia, ang mga sinaunang mananampalataya sa mabibigat na mga rulers, sa mga Roman emperors, no, sa Roman Empire. May mga mabibigat po dyan na mga leaders na talagang pinahirapan, pinatay ang mga sinaunang mananampalataya. May mga pinakain sa leon, may mga sinunog ng buhay, may mga pinugutan ng ulo, may mga pinako din sa krus at marami pang iba. Kaya nga, di ba, even sa history, yung mga disciples ni Christ o yung mga apostles, eh halos lahat sila namatay sa persecution, maliban lang kay Apostle John na writer ng Book of Revelation, pero the rest talagang namatay sa persecution. Pero alam nyo, kahit pinatay itong mga early believers na ito, still ang salita ng Diyos ay hindi ho nasira, hindi nawasak, nakarating pa rin sa ating panahon. Bakit po? Kasi pinangako ng Diyos yan. Ganyan kaseryoso ang Diyos pagdating sa kanyang pangako. Hindi lang po political persecutions ang pinagdaanan ng Biblia. In fact, kahit sa panahon po natin, may mga bansa, may mga gobyerno pa din na pinipigilan ang salita ng Diyos, pero hindi nila kaya po yan dahil pangako yan ng Diyos. Pangalawa po, makikita natin, in spite of religious persecutions, ito po nakakalungkot sapagkat meron pong mga nagpapakilala na sila ay nire-represent ang Diyos, pero pinersecute nila ang Biblia mismo at ang mga early Bible believers. Makikita po natin yan sa history, doon sa tinatawag na Dark Ages, pag pinag-aralan nyo ang church history, ay meron pong mga pinatay na mga tao dahil po sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pangangaral at pag-iingat ng salita ng Diyos. Kaya nga, mababasa nyo po yan sa history. No? May mga early popes po na pinagbawal ang Biblia at yung mahuhuli at yung mga nagdi-distribute nito ay mamamatay o namatay. Pero blessing po dahil kahit pinagbawal ito sa panahon ng Dark Ages, still ang Biblia po ay naikalat, na ipamahagi, na ipangaral ng mga Bible believers, yung mga talagang totoong nangangaral at totoong nanampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi lang po yan, in spite of philosophical persecutions, kasi meron din pong mga feeling intellectual, feeling matatalino na akala nila mawawasak nila, masisira nila yung Bible. No, merong nagsabi pa na
pipigilan niya no ang paniniwala o ang pag-distribute ng Bible sa kanyang kapanahunan. Yan, lumabas din po yung mga theory of evolution na nagbigay po ng pagdududa sa salita ng Diyos. Pero salamat, hanggang ngayon nandito pa rin po ang Biblia na pag-aaralan pa rin po natin, na ibabahagi pa rin natin sa ibang tao. Kasi nga ang pangako ng Diyos, langit at lupa ay mawawala pero hindi ang kanyang salita. Ganun po kasi kaseryoso ang Diyos pagdating sa kanyang pangako. Kaya kahit may mga tao na sila ay pinipigilan nila, o gobyerno pa yan, o mga religion pa yan, pinipigilan nila ang Biblia, pinapatay yung mga mananampalataya, pero hanggang ngayon po, nananatili ang Biblia at patuloy pa rin itong naikakalat, na ipangangaral hanggang sa ngayon, dahil totoo ang Diyos sa kanyang pangako, no? Kaya nga naalala ko yung isa rin sa mga napanood ko. Sabi nga, ang Bible daw is the most persecuted book. Totoo po yan sa lahat ng pananampalataya. Yan po'y talagang dumaan sa mabibigat na persecution. Pero dahil ang Diyos ay totoo, totoo ang kanyang pangako, makapangyarihan siya sa lahat, sovereign God siya, kaya hanggang ngayon nasa sa atin pa rin po ang Biblia, at hindi lang yan, naisalin pa sa mga iba't ibang salita. Number four, Bible, its efficacy. Pag sinabi niya efficacy, ito po'y merong kapangyarihan, power to produce desired results. Ayan, no? Kaya nga, ganun ka-powerful ang Biblia. Number one, produces the right kind of faith. Alam nyo ba, mga kapatid, pag ang isang tao ay nakikinig o nagbabasa ng salita ng Diyos, titibay ang kanyang pananampalataya. Sabi nga ng Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga pag may problema ka, ang pinaka the best na gawin, face the book, hindi Facebook, face the book, the word of God, the Bible. Yan ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan para harapin yung iba't ibang krisis, problema mo sa buhay. Kaya titibay ang iyong pananampalataya, kaya huwag tayong magsasawa na makinig ng mga preaching, pumunta sa mga Bible-believing churches na nagpipreach from the word of God. Huwag niyong pagsawaan yan, dahil dyan titibay ang inyong pananampalataya. Huwag kayong titigil na magbasa ng Biblia, magkaroon ng devotion, mag-aral ng salita ng Diyos sa inyong kanya-kanyang tahanan, dahil yan po ang magpapatibay ng inyong pananampalataya. Sabi pa ng James chapter 1 verse 21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word. Bakit po? Which is able to save your souls. Kasi po, pangkaluluwa, pang-spiritual po ang salita ng Diyos. Kaya nga po ang Bible, ito po essential. Ang iniisip kasi ng iba, yung essential, ito yung pagkain lang, no? Pagkaing physical, pananamit, tahanan. Pero alam nyo, meron din tayong tinatawag na pagkaing spiritual. Kaya nga po, napakahalaga ng Biblia, no? Dahil ito po ay nagpo-produce ng tamang pananampalataya. Maiingatan tayo sa mga maling aral kung tayo po ay nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lang po yan, ang Biblia, it points the way to eternal life. Alam nyo, ang Bible, ito po, dito natin masusumpungan ang tamang uri ng kaligtasan. Marami kasing iba't ibang presentation, aral tungkol sa kaligtasan, pero marami na pong patutuo na by reading the Bible, naligtas po sila, naunawaan nila ang kaligtasan. At yan din ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa John chapter 5 verse 39. Sabi niya, search the scripture, saliksikin daw po ang mga kasulatan. For in them, sa scripture, ye think ye have eternal life. At anong sabi yan? And they are they which testify of me. Alam niyo mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na nag-iisang tagapagligtas lang. Hindi lang yan. Sabi pa ng John chapter 20 verse 31, but these are written, sinulat daw po ang Biblia, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Kaya napakahalaga po ang Biblia para ang tao'y maborn again. Kasi dito po nakasulat, nakatala, ang tunay na tagapagligtas at tunay na kaligtasan. Kaya ganyan po kahalaga ang Biblia. Kaya marami namang naliligaw kasi
Ang tao naman ay nagtuturo, tradisyon, kung ano yung nakararami, hindi po, balikan natin yung Word of God. Dito po natin malalaman ang tunay na uri ng kaligtasan at tunay na tagapagligtas. Pangatlo po, ang Bible then promotes spiritual growth and maturity. Hindi lang kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo din po ay lalago, titibay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po yung sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 1 to 2. Tingnan niyo po ah. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes, kagaya ng isang bagong silang na mga sanggol, desire, hangarin daw po, naisin, desire the sincere milk of the word. Para ano po? That ye may grow thereby. Para lumago, tayo po ay tumibay sa ating pananampalataya. Hatin pong hangarin, naisin ang salita ng Diyos. Bakit? Sabi po ng Matthew 4:4, and he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, hindi lang pala tayo sa tinapay mabubuhay, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So yan po yung ating spiritual na pagkain. Kaya nga kung essential ang tinapay, yung mga needs natin daily, ganun din po ang salita ng Diyos. Essential of all essentials, kasi ito'y spiritual, ito'y galing sa Diyos. Kaya ang Biblia po, mga kapatid, ito po'y magpapatibay, magpapalago sa atin. Kung ang sanggol ay nagagatas siya, kung tayo po'y kumakain ng physical food daily for our growth, for our strength, ganun din po ang salita ng Diyos, magpapatibay din yan sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, sa panahon ng katanyagan, no? Tuturuan tayo ng Bible, bibigyan tayo ng kalakasan, iingatan tayo laban sa atake ng kaaway. At hindi lang po yan, pang-apat, yung salita po ng Diyos prepares and equips for service. Tingnan nyo po ah, balikan natin yung 2 Timothy 3:17, that the man of God may be perfect, nabanggit ko na kanina, truly furnished unto all good works. So para malaman natin ang mga tama't mali, no? Tayo ay ma-equip sa paglilingkod sa Panginoon, we need the Bible. At sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 6, if thou put the brethren in remembrance of these things, yan sinasabi po ni Pablo kay Timoteo, kasi ang writings po ni Paul ay scripture. Thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. So mga kapatid, yan po ang gusto ng ating Panginoon, na ang salita po ng Diyos ay ang ating maging kalakasan, no? Tayo po ay maalagaan, mapalakas ng salita po ng Diyos, no? Kung papanong si Timoteo ay sinasabihan ni Paul na itong mga sinasabi ko sa iyo, yung mga sinulat ni Pablo, ay kanyang aalalahanin, no? At ituro doon sa kanyang mga nasasakupan na church, titibay sila. Ganun din po sa ating panahon. Kinakailangan din natin ang salita ng Diyos. So mga kaibigan at mga kapatid, napakahalaga po ng Biblia sa atin po bilang isang mananampalataya. The Bible is the complete and final revelation of God's will to man. So kaya nga tinatanong natin, kung paano tayo kakausapin ng Diyos, simple lang, kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung naghahanap ka kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo, open the book, open the Bible. Yan po ang complete, inerrant, infallible words of God sa ating panahon. Kaya basahin, pag-aralan po ang salita ng Diyos. Again, attendance pa rin po, no, sa ating mga sumusubaybay sa online. Pangalan, ganun lang din po, no? Pangalan at ang date po ngayon, yung oras na kayo nakinig at yung title ng ating lesson, The Word of God. Nawa, ikaw po ay patuloy na tumibay, lumago sa iyong pananampalataya. Maraming maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan, kapatid. God bless you.